Eh, hindi ba dito mag-i-start na yung flower nila oo, na flower. Pangalan? Oo, flower daw Ma'am po. Ma'am, flower oo. Daw po. Kung ano yung flower mo. Ako, hindi na ano pangalan na lang. Okay. Doon na lang sa description. Ah, okay. So, okay pangalan. Okay. Sige. Okay. Kung sino nagsabi, pero diyan. Tapos, pirma na lang umabo. Kasi, kung saan sila comfortable na nakaupo. Nakaupo lang po tayo. Rose ko. So, ay yung kit ko pala ninyo. Paano dapat may pa-name tag ka, masking tape. Ganon, Hasmin, Rose, Tulip. So, dapat may masking, may name tag. Paano yung kit na ibibigay pala natin? Okay lang. Alam mo na, dapat meron. Okay po. So, dapat meron. Anong laman dapat ang kit nila, sir? Wala ba kit? Wala. Ano lang, name tag lang, gano'n. Oo. Meron ba sila? Oo, name tag, gano'n mo. Okay po, meron na sila. O, pretending na nagbigay na tayo ng name tag. Ay, walang gano'n. Isuot mo naman daw yung ID mo. Ah, dapat ang registration may phone number. Para matawagan mo sila sa next na ano nila. Oo, yun ang isa pa po naman. Para pag sir, next, pag nag-register na sila, di ba mauna ang snacks? Oo, oh, tapos ang sila kumain. Tapos na pero pag ganito, sir, dun mo pa lang sila pakakainin. Yes, yes. Okay. Okay. Para magusto. Sabay flower mo. What the fuck? Anong flower mo? Venus flight. Kalachuchi. Meron na ano, ma'am? Meron ka ng kalachuchi. Sampagita. Sampagita na lang din. Ilang-ilang. Okay na daw. So, next. Sabihin mo na kay sir kung ano mga names nila. Okay. Isang magandang hapon po, mga kapatid. Salamat po sa pagtugon sa hapon na ito para po sa ating talakayan. Gawin natin ito na isang makabuluhang talakayan para po sa isang research ng iyong lingkod at ako'y umaasa na makakatulong po kayo para makagawa po ako ng isang magandang research na ang inumang inyong sasabihin ay ilalagay po natin sa research na aking gagawin. Napakasimple lamang po. Just relax. Huwag po kayong tense na tense. Ano po? Dahil ang ating talakayan ay isang matatawag na academic. Ano man po ang inyong sasabihin ay hindi po lalabas. Aking re-respetuhin ang inyong privacy and therefore, just feel free to speak your mind. And makakaasa kayo na I will be working as your fellow professional as a researcher na kung saan po ano man po ang nakasaad sa ethics natin bilang researchers, yun po ay aking susundin. So again, as I said, relax, feel free, and express your mind kung ano man po ang iyong sasabihin, it will stay as is. So, gusto ko lang sanang makapag-extract sa inyo, aking mga kapatid, tungkol sa isang issue na napapanahon ngayon. Informed consent nila, sir.
pasay. Ayan. Okay, okay. Pero bago tayo mag-umpisa, at saka, you introduce yourself daw. Yung informed consent. Okay, ako nga pala ang inyong katoto, kasama sa trabaho, kasama sa research field. Ako po si Freddy. You can call me Freddy. Freddy Masuli po, ng Cagayan State University. And ako po ay natutuwa na nandito kayo ngayon. Bilang bahagi ng ating protocol, meron po kaming papipirmahan sa inyo yung consent nyo po, na ang ibig sabihin nito ay kusa ninyong ibibigay ang iyong mga opinion, mga nalalaman tungkol po sa issue na at aking pong tatanungin o aking pong pag-uusapan sa hapon na ito. So ulit, ako ang iyong katoto, Freddy, at siya po si Sir. Ano pong gusto niyong tawag namin sa inyo, Sir? Sampagita. Sampagita. Kalachuchi. Kalachuchi. Si Ma'am? Asmin. Tulips. Rose, si Sir. And si Ma'am ay? Santan. Okay, so muli, magandang hapon. At atin na pong habang tayo po'y pagpuputin na ito. Okay. Alright. Ayan po, paki-sign po ang ating consent. Okay, salamat po. Isang napapanahong isyu sa ngayon na siya pong gustong talakayin sa aking research paper ay tungkol sa recent na nangyari sa West Philippine Sea, na merong isang bangka ng mga Pilipino na kung saan mga ito ay taga Mindoro, na allegedly binangka ng isang bangka rin ng mga milisya ng China. So what happened ay nasira yung bangka nila, then ang kagandahan lang, wala pong namatay na ating mga kapwa Pilipino, pero sa ating pagkakaalam, sila ay hindi tinulungan at sila ay pinabayaan nung nakabanggang boat ng mga milisya. Na according to the rules, pag mga ganon, kung nabangga mo na hindi sinasadya, dapat tutulungan mo ang mga tripulante, mga tao ng bangka na yun. So, according to initial na reports, nabangka sila, pero pinabayaan. Ngayon, yun po ang isyo. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay ang katanungan na explain your stand on the incident between this Chinese militia and the Filipino fishermen. Ano po ang ating panindigan? Ano po ang ating masasabi tungkol sa pangyayari na ito? So, ako, dapat talaga ba panagutin? Okay, si Ma'am. Salamat po, Ma'am. Salamat po. Dahil nag-start na po si Ma'am. Pasensya na po siya. Pero si Ma'am Hasmin na po ang mauna. Yes, Ma'am. Yun na nga. Napaka-arugante at saka mga bully, yung mga Chino na yan. Kanya dapat talaga ay mag-file ng protest ang Pilipinas at sila ay papanagutin. Okay, so ang ano po doon, ang bottom line, dapat po silang papanagutin. Dahil sila po yung mga bully. Okay, salamat po, Ma'am Hasmin. Ma'am Hasmin. At siguro, any volunteer from us, kung wala, taturo ko lang po. Parang wala po. Kasi Sir, ano ulit? Sampagita. Sir Sampagita. Sir, wala po akong bigyan. Siguro mamaya po. Ah, okay, okay. Siguro nag-iisip pa lang si Sir kung ano ang kanyang sasabihin. Dahil inaarok pa niya siguro kung ano talagang kanyang damdamin. Okay, Sir. We respect that. Habang nagsasalita po ang iba pang nating kasama sa research nito, then you can formulate kung ano po ang sasabihin niya. Salamat po. Si Sir Rose. Para sa akin, agree ako sa statement din ni Ma'am na dapat papanagutin yung mga Chino na yon
dahil nasa, nakalagay naman talaga sa batas na kung sila ay naka-aksidente na nakabangga, so dapat panagutan nila kung ano ang nararapat para mabigyan naman ng, or para naman mabigyan na lang ng na hustisya ang mga pangyayari na ito. Okay, salamat. So again, bottom line, ipapanagutin po. Sa paano po kayang kaparaanan, sir? Dapat kung ano ang batas, o yun talaga ang ating ipa-implement. Mm-hmm. So kung ano ang na-stipulate doon sa batas, dun, yun dapat ang gagawin. Okay, maraming maraming salamat po, sir. Isusunod naman po natin ngayon si Ma'am Tulit. Ayan, si Ma'am. Okay, we are very sorry, pero parang hindi masyadong ano si Ma'am doon sa topic. Anyway, kung meron po kayong may dadagdag po mamaya maya, pagkatapos ni Sir Sampaguita, siguro Ma'am, you can speak your mind. Okay? Thank you, thank you. Si Ma'am Kalachuchi. Si Ma'am Kalachuchi. Yes, Ma'am? Para po sa akin, para sa sarili kong opinion, napaka-sensitive na issue yan. So, napaka-importante na siguro, as Filipino, we also have to observe yung tinatawag nating due process. Mm-hmm. Though, sa tingin natin, bilang Filipino tayo ay naagrabyado or nabully ng mga Chino, but still, we have to follow the due process na tinatawag. It is very important for our authorities to issue a show cause order para sa mga Chino for us to hear the other side of the story. Okay? And then, if we think that our rights as a Filipino is being violated, then that's the time that we have to implement what is being stipulated by law. Ako, hindi. Bale, okay. Ano naman eh. Diba? Talaga namang nasa international law yun eh. Dapat alam nila yun. Okay. Nag-ano lang sila. Yun nga, akala nila dahil sa maliit tayong bansa, kayang-kaya nila tayo. Okay. So, more on parang diplomatic way kay Ma'am. Pero si Ma'am, Hasmin. Si Ma'am Hasmin ay talaga parang kinokontent lang niya talaga. Mm-hmm. Yung pakita natin. Yung hindi tayo nagawa ng mga pwede nilang kayanin. Okay. Salamat po, Ma'am, sa inyong opinion. Additional word po. But I think as member of the ASEAN country, so kailangan pa rin nating mag-build ng harmonious relationship with other countries. Hindi naman member ng ASEAN ang China. Okay. So, hindi po member ng ASEAN. Pero maganda po yung sinasabi ni Ma'am. Siguro, i-export po natin yung bagay na yan. Mamaya-maya pa po. Pag may panahon pa po tayo. Kasi meron pa pong isang magsasalita. Si Ma'am? Ako po. Si Ma'am Santan. Si Ma'am Santan. Okay. Ma'am Santan, panahon niyo na po. Ako po si Ms. Santan. Well, I have 0.001% Chinese blood. I love China, but I love Philippines the more. Kung hindi sila talaga magpapapigil, girahin natin yan, sir! Ayun! Yeah, so, gira. Ano makatagalan niyan? Girahin! Okay. May ano naman tayo, alliance. Pero sa tingin nyo, ma'am, may kakayaan kaya tayo na girahin? Wala, di wala. Okay, basta girahin po sila. Basta girahin. Okay. Marami namang paraan mag-gira, sir. May pen, may mouth, at saka may yung fireworks. Okay, so thank you, ladies and gentlemen, sa inyo pong napakagandang mga input. Pero sa tingin ko, sa puntong ito, nakapag-formulate na rin si Mr. Sampaguita ng kanyang sasabihin na maaari po nating pakinabangan sa puntong ito. Yes, sir. Iniwala na siguro tama na tignan muna natin kung ano yung side ng isang yung nakabangga sa atin. Mahirap kasi ang isipin natin dahil sa ating yung teritoryo, binangga tayo, ganun-ganun na lang. Nasaan yung pagiging maging makatao natin sa ibang sa kapwa-tao din natin. Tao din sila siguro, nagkakamali siguro sila. Nagkamali din sila na binangga tayo, pero idaan natin sa tamang proseso.
Para at least doon, hindi tayo maagribado. Okay, so tamang proseso. Eh, pag hindi madaan sa tamang proseso, sir, eh, gira. So, agree, sir. Agree ako, gigigay ka na natin. Kung wala na, kung wala na talaga sa tama. Last resort natin siya. Last resort yung gira. May nagpanig din sa akin, sir. Okay, okay. So, yung mga... Ayun, gira na rin. So, si ma'am, meron na rin po siyang stand, although wala siyang masyadong masyadong masyadong. So, pang hintay natin, kaya rin. Okay, okay. So, bago tayo... Okay. Bago tayo pumunta mga kapatid sa gira, tapusin po muna natin itong discussion na ito. At muli, nakita ko po ang pananaw ng bawat isa. And rest assured that our team will put it into a paper na yung bang magiging makabuluhan. Hindi lang sa atin, kundi sa ating mga kapwa Pilipino. Thank you for your time and rest assured that everything that you said will be left here and will be reflected in our paper. Salamat po. Magandang hapon. Shake hands. Ma'am, minutes. Present mo daw. Yung minutes nung... Up to that point, sir. Hanggang yun ba, sir? Sapat hanggang na po yun? Hanggang sa minutes pa? Kasi yun. Hindi na mag-project, si sasabihin na lang niya. Ah, okay. Sige. So, dapat hindi mo muna kinulos. Hindi pa pala, kasi, sorry. May ano pa tayo, 15 minutes yung inalat ko. May 7 minutes pa na iwan. Kasi ang nakala ko 15 minutes. Ayaw nga pala. Hindi pala i-focus. Hindi pala i-summarize pa natin. Kasi 7 minutes pa yung remaining. Oh, i-summarize. Okay, that's part of the process. Let's go into the kinikin. Okay. If you notice, parang paikot-ikot siya sa kanyang intro. Mm-hmm. Diba? Sundin mo yung protocol na ako po ay si... So, unang ipakilala ang sarili mo. And then, ako ngayon ay may dalawang kasama. Introduce niya. Ang role niya ay ganito. Ang role niya ay ganito. Yung mga ganon. Kasi importante na malaman nila na baka na, why is it na kinuha yung cellphone, yung mga ganon-ganon. Tapos, dapat alam ng mga tao ano ang role ng bawat isa. Siya yung nag-video, i-explain siya. And then after that, necessarily, kailangan na ma-stipulate mo kung ano ang purpose. Kasi you have to introduce yourself before you introduce the purpose. And then, your duration, the time duration, you have to explain na. Ay, wala pa nang okay. 15 minutes lang. And then, lang tayo, tapos ganito. And then, house rules. Ayo, walang house rules. Masabi yung house rules. Umihi muna, walang kung bakit tinatawag kayo ng mga bulaklak. Kundo dapat ma-explain yan siya para hindi ma-reveal sa minutes kung sino talagang tao ang nagsabi. Although sa registration tama yung pangalan. Wala nang problema doon sa registration, pero sino ang nagsalita? O yun yung ating iprotektuhan lalo na pag mga sensitive na issue na ganyan. So, kung ako ay sa pagkita, eh di, anyway, sa pagkita naman yung ano po. Ang pangalan. Kasi, magkaiba po pag hindi na pangalan nila ang kanilang gagamitin. You can really sense the bravery. Kasi nga, meron na silang, just like Facebook, di ba? Pag fake account yun, talaga napaka-strong siya magsalita. O, di ba? Yung nagagalit talaga siya na parang papatayin ka na. Pero pag totoong account, hindi siya ganun. Kasi meron siyang maisip na repercussions. So, yun. So, what can we do better? One is, you memorize up your prepared statement. Para nandudoon na lahat in 2 minutes or 3. So, meaning, memoryahin mo na yung mga, di ba, meron tayong protocol. So, ano sasabi? Ajo. Katulad ba sa weather station na, di ba, mag-end siya ng, ang buhay ay weather lang. Di ba? Meron talaga sa structure. So, mas madali siya. Pag hindi mo memorya, and then you write a prepared statement, yun ang basahin. Katulad ng test administration, alam mo ba na bawal mag-explain ng test administration? Basahin mo lang. Para hindi mabago yung interpretasyon because baka malito ang estudyante sa pag-interpret niya sa direksyon ng test dahil binago mo yung instruction. So, if you have been to standardized test, you will notice that the guidance counselor will just read the instruction.